Barangay Love Stories. Dito sa magulong mundo, maraming kayang gawin ang pag-ibig. Pag-ibig na nagdurugtong sa mga puso at siya ring nagdudulot ng matitinding pagsubok na kakaharapin kahit kumapit na sa patalim. Ikaw ka barangay, kaya mo rin bang humantong sa isang sakripisyo para sa iyong minamahal kahit madungisan pa ang iyong dangal? Dear Papa Dudut, isang pagbati po sa inyong lahat na nakikinig sa Barangay Love Stories ngayong araw. Isa po ako sa mga masusugid ninyong tagapakinig at lagi nakatutok sa inyong programa sa radyo. Maricel na lang po ang itawag nyo sa akin, 33 years old na ngayon. Simpleng may bahay lamang ng aking kinakasamang si Martin. 12 years na kaming nagsasama at mayroon na rin kaming tatlong anak. 10 taon na ang panganay ko, 7 taon ang pangalawa at 3 taon naman ang bunso. Nangyari po itong bahagi ng buhay ko na nais kong ikwento halos 2 taon na ang nakakaraan. Papadudot, pangangalakal ng basura ang kinalakhan kong hanap buhay dahil elementary lang ang natapos ko. Sa aming magkakapatid, ako yung pinakamahiyain at mahina ang loob. Maliit na babae lamang ako at may katabaan. Hindi rin ako kagandahan pero sapat na ang lahat ng katangian ko para magustuhan ni Martin. Madalas akong sinasabihan na walang diskarte at walang mararating dahil palagi lamang ako nasa loob ng bahay. Ngunit para sa akin ay kontento na ako sa buhay na meron ako. Kahit na sa buong buhay ko ay tutol ang aking ina sa mga naging desisyon ko sa buhay. Lalong-lalo na sa pagsasama namin ni Martin. Kasing edad lamang kasi ng aking ina si Martin at parang tatay ko na rin daw ito kaya gano'n na lamang ang pagtutol niya sa relasyon namin. 55 years old na si Martin noong magkakilala kami. Isa sa mga nagustuhan ko sa kanya ay ang maala Roy Vinson niyang datingan. Matangkad, mabigote at matikas tignan. Kaya naman kahit malaki ang agwat ng aming edad ay agad ko rin siyang nagustuhan. May 8 siyang anak sa yumaon niyang asawa at lahat ay may mga trabaho na. Hindi magandang relasyon ang mga ito kay Martin dahil sa pananakit niya sa mga anak noon. Kaya wala ni isa sa mga ito ang kasama niya. Nang mag-decide na kaming magsama, Papa Dudut, ay doon na kami tumira sa bahay na tinutuluyan nila ng yumaong asawa ni Martin. Maayos naman ang sitwasyon namin noon at nakakaraos pa rin sa pang-araw-araw. Nagtatrabaho bilang construction worker si Martin at ako naman ang namamahala sa maliit naming tindahan. Kahit may mga naririnig ako noon tungkol sa mga pananakit niya, sa nauna niyang pamilya ay tila naging bingi at bulag na lamang ako dahil nararamdaman ko namang mahal na mahal niya kaming mag-iina, Papa Dudut. Mahal, matagal pa ba yung niluluto mo? Medyo tomguts na ako eh. Sandali na lang, maluluto na rin tong tilapia. Pakitawag mo na nga yung mga bata para sabay-sabay na tayong kumain. Sige, tatawagin ko sila mamaya. Oh, heto na yung tilapia. Teka, gagawa ko ng sausawan. Mas masarap kung may toyo at kalamansing ka partner to. Naku, sana gumawa ka na kanina habang hinihintay mong maluto tong tilapia. Lalo tuloy ako nagutom nung hinain mo na to sa mesa. Ang sarap oh. Sige na, bibilisan na. Ikaw talaga, gutom ka lang eh. Hindi lang to sa gutom, mahal. Sadyang masarap ka lang talaga magluto. Kaya nga ako nahulog sa'yo, hindi ba? Sus, napaka-bulero mo talaga. Eh pritong isda lang naman yung ulam natin. Ano ka ba, mahal? Kahit anong putahe pa yan, eh sasarap talaga kapag dumaan sa mga kamay mo. Pero sa tingin ko, may mas masarap pa rito. Mahal, ano ka ba? Nasa hapagkainan tayo. Tsaka baka marinig tayo ng mga bata. Ikaw kasi, hindi ko tuloy mapigilan ng sarili ko. Ay nako, kumain na tayo.
Tawagin mo na yung mga bata. Okay, sige. Ay, siya nga pala. Magsisimula na ro yung gagawin naming eskwelahan sa bayan. Mukhang matagal-tagal bago matapos yun, kaya mapapalaki pa natin tong tindahan. Huwag lang sanang maputakti ng utang. Maayos naman ang benta ng tindahan. Kahit papano eh, may kinikita naman tayo sa araw-araw. Pandagdag puhunan din para sa mga susunod na pamimili ko. At saka wala namang ibang umuutang kundi si Maring Siling lang. Ayos lang kung si Siling ang mangungutang. Lingguhan naman sila kung magbayad eh. Isa pa, kasama ko naman sa trabaho ang asawa niya. Good payer yun. Mabuti naman kung ganun. Hindi rin naman basta-basta ang pagbawi ng puhunan. Siya nga pala, inaalok din ako ng bagong lipad dyan sa paupahan sa may kanto. Tinatanong kung gusto ko raw mag-reseller ng dishwashing liquid at mga sabon. Ang kaso, kailangan din malaki-laking puhunan. Eh hindi pa naman sapat yung perang hawak ko, kaya sabi ko sa kanya, sa susunod na lang kapag kumpleto na. Sabihan ko lang daw siya at siya mismo ang order online. Malaki raw kasi ang kikitain. Triple ng puhunan. Online? Nako, baka mamaya scammer yan. Hindi naman siguro. Pinapahanap pa nga ako ng ibang interesado maging reseller eh. Para mas marami raw kami nga asenso agad dito sa barangay natin. Ang bait niya, di ba? Ay nako, busisiin mo muna yan bago ako magbigay ng pera. Mahirap na. Marami na akong naririnig na scam sa ganyang klase ng negosyo. Sinasabi lang nilang malaki ang kikitain, pero scam naman pala. Ayun, parang nilipad lang ng hangin ang perang pinaghirapan nila. Kahit isang balde pa ng luha ang iluha nila, eh malabo pa sa sabaw ng pusit na maibalik yung pera. Mabuti na lang pala at sinabi mo yan. Naku, nakakatakot din palang sumubok sa ganyang klase ng negosyo. At saka hindi pa naman nating lubusang kilala yung nag-aalok sa akin. Bago lang dito sa atin eh. Kaya nga huwag ka basta-basta magtitiwala. Pagtutunan ko na lang siguro ng pansin yung tindahan. Siya nga pala, mahal. Kumusta pala yung mga anak mong nasa Pangasinan? Ay, ewan ko ba sa mga batang yun. Mukhang ayaw talaga akong kausapin. Yung bunso ko lang ang malapit sa akin eh. Oh, may inaasahan ka bang pupunta ngayon dito sa bahay? Wala naman. Ako na magbubukas. Sandali lang. Nay! Kayo pala! Tuloy ho! Napasadya ho kayo. Eh baka may sobra pa kayong bigas dyan. Bigyan mo muna ako kahit 2 taka lang. Ibabalik ko rin. Naubusan na kasi kami eh. Bukas pa makakabili. Sige ho, Nay. Pasok po kayo dito sa loob. Sandali lang at ikukuha ko kayo. Baka gusto niyong kumain. Sakto, naghahapunan na kami. Ay naku, hindi na, hindi na. Baka maging utang na loob ko pa dyan sa asawa mo. Nay Lucia, nandyan pala kayo. Kain ho! Hoy Martin, tigil-tigilan mo nga ako dyan sa pagtawag mo ng Nay Lucia ha? Kinikilabutan ako. Huwag kang umasta na parang kaidara mo lang ang anak ko. Amoy na amoy ko na yung pagiging luma mo. Si Nay Lucia talaga oh. Alam na alam niyo yung amoy ng mga katulad nating luma eh. Magkaedad lang tayo, hindi ba? Nangiinsulto ka ba? O ikaw Maricel, pagsabihan mo nga yung asawa mo ha? Hindi ko gusto ang tabas ng dila niyan. Sobra na kasi kayo. Sinusubukan ko naman kayong unawain at pakisamahan. Pero lagi niyo na lang pinamumukha sa akin ang edad ko at ang agwat namin ng anak niyo. O bakit? Hindi ba totoong parang tatay ka na ng anak ko? Nay, tama na ho. Ito na yung bigas nyo. Kahit wag nyo na hong ibalik yan. Ay nako, hindi. Utang ito, Maricel. Kundi lang kami naubusan, eh hindi na ako pupunta rito. Ay, makauwi na nga. Salamat ito sa bigas ha. Papalitan ko ito bukas. Wala kong magawa ng mga panahong yun tungkol sa hindi pagkakasundo ni nanay at ng kinakasama kong si Martin. Sa totoo lang kasi papadudod ay hindi lang ang nanay ko ang kontra sa relasyon namin. Kahit ang ilan sa mga kakilala ng pamilya namin ay nakikisaw-saw at palagi na lamang kaming topic sa mga chismisan. Sa mga unang taon ng pagsasama namin papadudod ay masaya ako dahil nakikita ko ang pagiging responsable ni Martin. Bagay na hindi niya raw nagawa sa nauna niyang pamilya. Naniwala naman ako sa mga ipinapakita niya dahil ganon ko siya kamahal. Hanggang sa nakita ko ang unti-unti niyang pagbabago. Mula nang magtrabaho si Martin sa ginagawang eskwelahan ay madalas na siyang umuwi ng lasing matapos nilang sumahod. Tuwing Sabado kasi ibinibigay ang sahod nila sa buong linggong pagtatrabaho.
Pinagsasabihan ko naman siya pero nauuwi lang sa pagtatalo ang usapan namin, Papa Dudut. May mga panahon na nasasaktan na rin ako ni Martin ng pisikal. Sampal, suntok, sasikmura at minsan ay tinatadyakan na rin ako tuwing umiinit ang ulo niya. Ang pinaka masakit pa, Papa Dudut. Tuwing nalalasing siya ay pinipilit niya ako na may mangyari sa aming dalawa kahit pagod na ako sa buong maghapon. Gusto ko na lamang sanang magpahinga. Pero dahil mahal ko si Martin ay ayaw ko rin na masira ang pamilyang nabuo namin. Tiniis ko na lamang ang lahat. Isa pa ay good provider naman siya. Iniisip ko na lamang noon na konting sakripisyo na lamang ang ginagawa ko para sa aming mga anak. Nang malaman ni Nanay ang ginagawang pananakit ni Martin ay nakarinig ako ng mga masasakit na salita mula sa kanya. Tinanggap ko na lamang lahat ng masasakit na salitang sinabi niya sa akin. Ang tanging nakakaunawa lang noon sa sitwasyon ko ay ang aking ama na palagi akong kinukumusta. Minsan kapag nagigipit ay palihim ding nag-aabot ng pera si tatay. Isang buwan pa lamang sa trabaho si Martin ang magkaroon kami ng isang mabigat na problema, Papa Dudut. Ay, nakakapagod talaga. Tindi pa ng init kanina. Eh, hindi naman pwede mong pahinga kami ng matagal. Buhay pa ako pero para na ako sinusunog sa impyerno. Tapos inabot pa ng kamalasan. Bakit? Ano nangyari? Eh, yun. Nawalan na kami ng trabaho. May violation daw kaya pinahinto muna ang paggawa ng eskwelahan. Nalintikan na talaga. Hirap pa naman makahanap ng trabaho ngayon dito sa probinsya. Konting tiyaga lang, mahal. Hayaan mo at kapag lumaki-laki na rin yung bunso natin, maghahanap na ako ng trabaho para may katuwang ka na sa mga gastusin dito sa bahay. Ayan ka na naman! Pagtatalunan na naman ba natin yan? Pasensya ka na. Baka lang kasi nahihirapan ka na mag-isa na inaako lahat ng gastusin. Kaya ko naman magtrabaho kung pupwede lang. Pero kung ayaw mo, hindi ko naman ipipilit. Hanggat kaya ko pa magtrabaho, dito ka lang sa bahay. Sino pang gagabay sa mga anak natin habang wala ako kung mawawala ka rin dito? Baka lumaki silang pariwara. Naisip ko lang naman yun. Hindi na, para hindi umuusok ang tenga mo dyan. Paulit-ulit na lang kasi. Hindi na nga. Siya nga pala, di ba may inaalok na trabaho sa'yo si Paring Fernan? Hindi mo ba gusto yun? Mukhang malaki naman ang sahod. Sus! Sa Rizal pa yun, mahal. Malayo rito sa atin. Mahirap naman kung mapapalayo ko sa inyo. Eh alam mo naman kapag nasa trabaho ko, eh hindi basta-basta nakaka-uwi. Baka hindi ko namamalayan na sa tagal ko na pala ron eh, hindi ko na nasusubaybayan ang paglaki ng mga anak natin. Ano ka ba? Sa Rizal ka lang naman pupunta, hindi sa ibang bansa. Imposible naman na hindi ka makauwi kahit isang beses lang sa isang buwan. May day off ka naman. Ay naku, basta. Kung may mahanap ako ibang trabaho rito, eh mas yun pa rin ang papatusin ko. Ayoko talaga ron. Sige, ikaw ang bahala. Nabangkit ko lang naman. Siya nga pala, mahal. Ipinahilot ko si Bunso kanina. Nilalagnat na naman kasi. Na naman? Pero pinatawas ko na rin kanina. Malamang bukas mawawala na rin yung lagnat niya. Masyado ka naman nagpapaniwala sa mga tawas-tawas na yan. Dinala mo na ba sa center? Hindi pa nga eh. Akala ko kasi mawawala rin yung lagnat. Oh, eh mataas pa rin ba lagnat? Nawala naman kanina. Teka, titingnan ko nga ulit. Sana kasi pinatignan mo muna sa center kanina. Paano kung hindi lang basta lagnat yan? May thermometer naman dyan. Tignan mo kung mataas ang lagnat ng maagapan. Eto na nga, chinecheck ko na. Naku, ganun pa rin pala. Hindi bumaba. Sa ospital mo na ipacheck up si Bunso bukas. Dali mo na lang yung perang sinahod ko noong huling linggong trabaho ko. Kikitain ko pa rin naman yon. Ang mahalaga, mapatignan sa doktor si Bunso. Sige. Pero paano yung iba pa nating gastusin? Magbabayad pa tayo ng kuryente at tubig. May babayaran pa sa school yung dalawang anak mo. Bahala na. Gagawa ko na lang ng paraan. Mahal, may nakalimutan pa pala akong sabihin. Ano yun? May iba ka pang babayaran? Naku, hindi.
Tungkol pa rin dun sa trabahong alok ni kumpare. Ano ba naman yan? Hindi ba tapag-usapan na natin yan kanina? Ayoko nang paulit-ulit. Alam ko. Pero pwede bang pakinggan mo muna ako? Ay. Oh, ano ba isasabihin mo? Kapag tinanggap mo raw yung trabaho, eh matatanggap mo raw agad yung kalahati ng sweldo mo. Naisip ko lang, kung tatanggapin mo yung alok niya, madali ka makakapasok doon dahil kakilala naman niya yung may-ari ng resort. Bakit? Wala na ba talaga silang mahanap na ibang caretaker sa resort na yon? Meron naman siguro, pero baka pinipili lang niya yung mga kakilala. O siya, sige. Mukhang matatagalan rin naman bago ako makahanap ng bagong trabaho. Sige, kakausapin ko si pare para tanggapin yung inaalok niya. Mabuti kung ganun. At saka hindi na yun kasing bigat ng trabaho mo sa construction. Naisip ko na nga rin yun. Matagal nang nabanggit sa akin yan ni Fernan. Pero malayo kasi dito kaya hindi ako naging interesado. Masasanay ka rin naman, mahal. Papadudot nang dalhin ko sa ospital ang bunso namin ay doon ko nalaman na may dengue na pala siya at nangangailangan kami ng perang panggastos sa ospital. Natuloy din sa pag-alis si Martin patungong Rizal para magtrabaho doon bilang caretaker sa isang resort. Maayos naman ang trabaho niya at regular na nakapagpapadala sa amin ng mga anak niya. Nang makalabas ng ospital ang bunso namin ay inasikaso ko naman noon ang tindahan namin na matagal-tagal ding walang kinita. Nung una ay hindi ko maiwasang mangulila kay Martin. Nasanay kasi ako na palagi kaming magkasama. Kahit nasasaktan niya ako ay hindi naman mawawala o mababawasan ang pagmamahal ko para sa kanya. Halos gabi-gabing tumatawag si Martin para mangumusta sa amin. Kaya kahit papaano ay nababawasan din ang pangungulila ko sa kanya. Kahit malayo ay nararamdaman ko na mahal niya kaming mag-iina. Halos hindi na siya magtira para sa sarili niya tuwing nagpapadala siya ng pera dahil gusto raw niyang mabili lahat ng kailangan ng tatlo naming mga anak. Hanggang sa magkaroon na naman kami ng isang malaking pagsubok na hindi ko akalaing magpapabago sa pagsasama namin ni Martin. Tumawag siya sa akin at sinabing umiihi na raw siya ng dugo. Dahil hindi na makapasok sa trabaho ay umuwi na lamang siya sa amin. At doon na rin kami nagkaroon ng pagkakataon na ipa-check up siya. Matapos nga ang ilang pagsusuri sa kanya ay nakitaan siya ng bato sa pantog na 3 cm na ang laki at ayon sa doktor ay nakakailangan ng agarang operasyon upang matanggal ito. Nang mga panahong yon ay hindi ko na alam kung saan pa kukuha ng perang gagastosin namin. Wala na kasing natira sa huling sinahod ni Martin dahil sa check-up pa lamang niya ay napagastos na kami. Kinakailangan din siyang ilipat ng ospital dahil hindi na kaya ng ospital sa amin ang isasagawang operasyon sa kanya. At dahil nga sa desperada na ako noon ay naglakas loob ako na humingi ng tulong sa mga anak sa una ni Martin. Inaasahan ko na ang magiging reaksyon nila dahil batid ko na hindi pa nila kayang patawarin ang kanilang ama. Kaya hindi na rin sumama ang loob ko sa pagtanggi nila na magbigay ng tulong. Mabuti na lamang at may dalawa sa kanila ang patagong nagpaabot ng kaunting tulong para sa panggastos naming mag-iina. Labis ko naman po yung ipinagpasalamat. Hindi ko rin inaasahan na ang bunso ni Martin sa una niya ang magpepresentang magbabantay sa ospital. Alam niya raw kasi na walang maiiwan sa tatlo kong mga anak. Sa pag-uwi ko, papadudod ay hindi ko inaasahan ang paglapit ng kumpare namin na si Fernan upang mag-alok ng tulong matapos malaman ang nangyari kay Martin. 34 years old na nga pala si Fernan ng panahong yon. At nagtataka ako kung bakit wala pa rin siyang nobya o asawa kahit nagwapo naman siya. Sa katunayan ay nahahawig siya sa aktor na si Rudy Fernandez. Maging ang kanyang pananalita. Yung pormahan pa niya ay laging nakapolo kahit na nasa bahay lang. Nangutang ako sa kanya ng 10,000 pero ang sabi niya ay libre na lamang yon. Laking tuwa ko naman sa kabutihang yon ni kumpare. Sa pag-aakalang libre nga talaga yon. Pero nang malaman kong may kapalit pala ang tulong na ibinigay niya ay tila gumuho ang mundo ko. Hindi ko kasi akalain na ang hihinging kapalit ni Fernan
ay isang gabi na magkasama kami. At alam ko rin ang maaaring mangyari sa loob ng isang gabing yun, Papa Dudut. Niminsan ay hindi sumagi sa isipan ko na magpapagamit ako sa iba para lamang sa pera. Pero dahil wala na akong mahingan pa ng tulong at desperada na ako ng panahon na yon, ay tinanggap ko na lamang ang alok ni Fernal sa ngalan ng pera at para sa aking asawa. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, isang gabi lang ang kapalit ng 10,000 ibinigay ni Fernan. Diring-diri ako sa sarili ko matapos ang gabing yon. At sobra akong nanliit sa sarili ko dahil nagpagamit ako sa kanya sa ganong halaga lamang. Hindi ko magawang matulog ng mahimbing habang naiisip ang nakakadiring haplos niya sa katawang ko. Yun bang pakiramdam ko na kahit ilang ligo ang gawin ko ay hindi na mawawala ang dumi sa katawang ko na dulot ng isang pagkakasala kasama si Fernan. Buong akala ko ay doon na matatapos ang lahat, ngunit tumawag sa akin ang anak ni Martin para sabihin kulang pa raw ang perang una kong naipadala doon. Kinailangan namin kasing ilipat ng ospital si Martin. Sa pagkakataong yon ay sa Batangas na siya dinala. Kaya naman sa ikalawang pagkakataon ay nagpagamit ako kay Fernan, kapalit ng parehong halaga. Sa hirap ng sitwasyon namin noon ay hindi ko na inisip ang magiging kahihiyan ko pagkatapos noon. Nang mag-offer pa si Fernan ng kung ano-anong makakatulong sa aming mag-ina ay hindi ko na lamang tinanggihan. Madalas siya sa aming bahay at doon na rin nagpapalipas ng gabi. Walang gabi na walang nangyayari sa amin, Papa Dudut. Tipong isang kalabit niya lamang ay alam ko na ang susunod na mangyayari. Doon ko rin natuklasan na hindi lamang likas na mahilig si Fernan, kundi may lihim pala siyang pagtingin sa akin noon pa man. Dahil patuloy ako sa pagpapadala ng pera para sa gastusin sa ospital, ay nagtaka na noon si nanay kung saan ako kumukuha ng pera. Alam naman niya na wala akong trabaho at matumal na rin ang benta ng maliit naming tindahan, lalo't halos hindi na ito nalalamnan. Mula kasi nang mawala ng trabaho si Martin ay hindi na ako muli pang nakapamili. Nahirapan na rin akong maningil kina Celine na malalaki na ang utang sa tindahan namin dahil nagkaroon din sila ng problema. Dahil madalas ding nakikita ni nanay na nagpupunta sa bahay si Fernan ay hindi na niya napigilang magduda. Nagpasya na siya noon na kausapin ako ng masinsinan, Papa Dudut. Oh, kumusta naman yung asawa mong matanda, Maricel? Nay naman, huwag naman ho kayong ganyan kay Martin. Na-ospital na nga yung tao. Aba, anong gusto mo? Makipagplastikan ako? Kunwari, alalang-alala ko sa kinakasama mo? Hoy, kilala mo ako, Maricel, ha? Nay, hindi ho yan yung kailangan ko ngayon. O siya, sige. Palilipasin ko muna ang araw na ito na wala akong sasabihing masama tungkol sa kanya. Salamat naman kung ganun. Pagod na ho kasi ako eh. Wala na akong lakas para makipagtalo at paulit-ulit na ipagtanggol si Martin. Eh sino ba naman kasing may sabing ipagtanggol mo palagi ang lalaking yon? Nay, pakiusap. Tama na ho, pwede. Kung di lang ako naawa sa sitwasyon mo, titiisin ko talagang hindi pumunta rito sa inyo eh. Kumusta naman ba ang lagay niya? Ayun, pangatlong ospital na yung pinagdalhan sa kanya. Mukhang malala na ang lagay ah. Ano nga ulit yung sakit niya? UTI ba yon? Hindi ho, Nay. May bato siya sa apdo. Ang sabi raw ng doktor ay kailangan alisin yung bato na 3cm ang laki. Dudurugin na lang daw para mas madali. Eh, buti mabait yung bunsong anak ni Martin. Kahit sira ulo siya noon sa mga anak niya, no? Aba, kung isa ako sa mga anak niya, pababayaan ko na lang siyang manigas. Pibiruin mo, ni singkong duling walang naiambag yung Martin na yan sa pag-aaral ng mga anak niya. Tapos ngayon, nangangailangan siya ng tulong, doon siya lalapit sa kanila? Ayan na naman kayo, Nay.
Kasasabi niyo lang, di ba? Ay, nako! Ay, ilang taon na nga ba yung bunso niya? 21 ho. May trabaho nga rin yun pero nag-leave para mabantayan ang tatay niya. Yung ibang kapatid ayaw talaga magbigay dahil hindi na raw nila yung responsibilidad. Abay, natural! Hindi niyo sila masisisi! Buti nga't may naaasahan pa siya kahit papano eh. Eh pero teka sandali, bago tayo magkalimutan, sino ba yung inuutangan mo ng pera at mukhang tiwalang tiwala sa'yo? Si paring Fernan ho. Kumpare namin ay. Ano? Si Fernan? Isa kunat ng taong yun pinautang ka? Eh teka! Ano ho? Dinaan na lang sa pakiusap? Ha? Dinaan sa pakiusap? Huwag mo nga akong pinaglololoko, Maricel, ha? Kilala kita. Alam ko kapag nagsisinungaling ka sa akin. Nay, pwede ba? Pagod na ho ako. Gusto ko na magpahinga. Sagutin mo muna ang tanong ko. Bakit ka pinauutang ni Fernan ng ganong kalaking halaga? Ha? Anong kapalit? Nay… Sumagot ka, Maricel. Huwag mong iwasan ang tanong ko sa'yo. Hindi lang ako ang nakakapansin. Yang sinasiling, pinaplastik ka lang ng mga yan. Pambihira. Ginagawa ka na nilang pulutan sa inuman sa dami ng sinasabi nila tungkol sa'yo. Hoy! Sumagot ka! Ayaw mo. Aray ko, Nay! Ha? Ayaw mo? Sasabihin ko na! Sasabihin ko na ho! Bitawan niyo ng buhok ko! Sige, magsalita ka. Ipaliwanag mo kung bakit palaging narito sa inyo ang Fernan na yan at umaga na umaalis. Iniinalok niyo po ako ng pera. Nung una, 10,000. 10,000 para sa isang gabi na may mangyayari sa amin. Diyos ko! Binenta mo ang katawan mo sa lalaking yon? Dumpo ko, bobo mo! Nay! Wala na ho akong magawa. Wala na ako maisip na ibang paraan. Gusto niya ako. Gustong-gusto niya ako kaya ginamit ko na lang yun para magkapera kami at may maipambayad sa ospital. Anak naman! Marami pang ibang pwedeng paraan na hindi mo nakakailanganing ibenta pa ang dangal mo bilang babae. Patawarin niyo ako, Nay. Hindi ko na talaga alam kung anong gagawin ko. Sa totoo lang, hindi ko alam. Hindi ko alam kung paano ko iintindihin yung ginawa mo. Eh di sana tinulungan niyo ako. Alam ko na may kaya rin kayong gawin para tulungan ako, pero wala eh. Mag-isa lang ako na humaharap sa lahat. Huwag mo nang ibalik sa akin ang sisi, Maricel. Pinili mo na bumukod na at sumama dyan sa Martin na yan. Kaya lahat na magiging problema ninyo ay magiging problema nyo lang. Yan ang usapan natin, hindi ba? Pero Nay… Kung alam mo lang kung gaano ako nasasaktan sa mga naririnig kong paninira tungkol sa'yo. Kaputik pa nga akong mapabaranggal sa pagtatanggol ko sa'yo eh. Oh, tapos ano, totoo naman pala ang lahat ng yun. Patawarin niyo ako, Nay. Hindi ka lang sa akin dapat humingi ng tawad, Maricel. Humingi ka ng tawad kay Martin. Yan ay kung patatawarin ka pa niya kapag nalaman niya ang tungkol dito. Nakahanda na ho ako. Gagawin ko ang lahat para mapatawad niya ako sa oras na malaman niya ang ginawa ko. Pwes, simulan mo nang magdasal. Papa Dudut, labis na kahihiyan ang inabot ko nang makumpirma ang sinabi sa akin ni nanay tungkol sa kumakalat na usap-usapan. Maraming nagsasabi na hindi na raw ako naawa kay Martin na naghihirap sa ospital. Samantalang ako ay mas piniling mga bit na lamang. Dahil nga rin sa mga nangyari, muli kaming nagkasira ng aking ina. Hindi na siya pumunta sa bahay tulad ng madalas niyang ginagawa noon. Masakit para sa akin yon pero sabi naman ng tatay ko ay ako na lamang ang magpasensya kay nanay. Patuloy pa rin ang pagbisita sa bahay ni Fernan. Minsan ay nagdadala siya ng masasarap na pagkain para sa mga anak ko at madalas ay may kasama pang mga laruan. Tulad ng mga naunang pagbisita ni Fernan ay paulit-ulit pa rin na may nangyayari sa aming dalawa. Ang kapalit noon ay hindi niya pababayaang magutom kaming mag-iina. Inanong pa nga ako ni Fernan ng malaking puhunan para sa tindahan. Naging bulag at pipi na lamang ako sa mga panghuhusga sa paligid ko, Papa Dudut.
Hindi ko naman kontrolado ang isip ng mga tao kaya wala na akong magagawa doon. Dinedma ko na lamang ang kumakalat na chismis dahil mas mahalaga sa akin ang buhay ng pamilya ko kesa sa sarili kong dignidad ng mga panahong yon. Pinaligaya mo na naman ako ngayong gabi. Ibang klase ka talaga, Mare. Ang galing mo. Napakaswerte sa'yo ni Paring Martin. Hindi mo naman kami pinababayaan kaya dapat lang na masaya ka palagi tuwing pumupunta ka rito. Ikaw talaga. Kaya ginaganaan ako lagi pumunta rito eh. Tapos na ako magbihis. Magkwentuhan muna tayo sandali bago ako umalis. Tabihan kita dito sa kama, ha? Wala ka bang gustong ipabili? Dito ko kasi balak maghapunan bukas. Bakit? Wala ka bang ibang lakad o ibang gagawin bukas? Wala. Yung iba, pinakancel ko na para mas mapadalas pa ako rito. Ganun ba? Ikaw ang bahala kung dito mo talaga gusto maghapunan. Yan ang gusto ko sa'yo. Mabilis kang kausap. Hindi mo na ako pinahihirapan pa. Baka naman pwedeng isa pang kiss dyan. Anong kiss? Kota ka na nga kanina eh. Hindi ka pa ba nagsasawa? Halos makabisado mo na nga bawat sulok ng katawan ko. Ako naman to. Sige na, huwag ka nang pakipot. Huwag mong sabihin, naiilang ka pa rin sa akin. Hindi no. Teka, kailangan ko na rin palang magbihis. Baka magising na yung bunso ko. Hindi ko pa yun natitimplahan ng gatas eh. Sandali lang, usap muna tayo. Pero yung anak ko, Fernan. Sandali na lang naman to. Uuwi na ako mamaya. Pagbigyan mo na ako na sulitin ang natitirang oras ko rito. Ano ba kasing gusto mong pag-usapan? Halos lahat naman na pag-usapan na natin. Yung puhunan mo sa tindahan. Iba't sinabi ko na rin sa'yo na hindi mo kailangan magbigay ng puhunan. Sobra-sobra nang naitulong mo sa aming mag-iina. Pero ako naman ang may gusto nun. Ang totoo niyan, hindi lang puhunan para sa tindahan ang makukuha mo kung sakali. Anong ibig mong sabihin? Simple lang, Maricel. Sumama ka na sa akin. Kahit isama mo pa ang mga anak mo. Kaya ko naman silang buhayin. At ikaw, kaya kitang pakasalan. Lahat ng meron ako, magiging sa'yo. Ano? Nababaliw ka na ba? Hindi yan kasama sa usapan natin, Fernan. Alam ko. Kaya nga inaalok kita ngayon. Iwan mo na ang asawa mo. Wala ka namang ibang mararanasan kundi hirap kapag siya ang kasama mo. At sino ka sa tingin mo para pakinggan ko ang sinasabi mo? Sa nanay ko nga pinaglaban ko si Martin tapos ikaw? Gusto mo na iwan ko siya para sa'yo? Desperada lang ako pero hindi pa ako nasisiraan ng ulo. Aba, at talagang ikaw pa ang mag-iinarte ngayon? Bakit? Akala mo ba sobrang ganda mo para kabaliwan ka? Mukha ka ng tuyot nang makuha kita. Pasalamat ka nga't nagtsaga pa ako sa'yo at nagbayad ng halagang sobra-sobra pa para ibayad sa karakas mong babae ka! Hayop ka! Ang kapal na mukha mo! Serbisyo ko lang ang binayaran mo at hindi yung buong pagkatao ko! Kaya wala kang karapatan na sabihin ako ng ganyan! Hoy Maricel! Pwede ba huwag kang pa-virgin dyan? Matanda nga, pinatos mo! Tapos ako nahigit na mas bata at kayang-kayang ibigay ang luho mo! Hindi mo pagbibigyan! Alam mo kung bakit? Dahil walang matinong babae ang magtsatsaga sa'yo. Maaaring papatulang ka lang dahil sa pera mo, pero walang magkakagusto sa taong katulad mo, Fernan! Manahimik ka! Dami mong sinasabi! Pagkatapos mong pakinabangan ng pera ko, gaganyanin mo ako! Pwes, hindi ka magiging kawalan sa akin! Dahil kaya ko magbayad ng babaeng higit pa sa'yo! Kung ganun, ano bang ginagawa mo rito? Umalis ka na! Ako pa ngayon ang ipinagtatabuyan mo? Samantalang sa amin ni Martin, mas may silbi ako. Mas kaya kitang buhayin kaysa sa kanya. Ewan ko nga't bakit ang hina niyang kukote mo eh. Huwag mong ikukumpara sa'yo si Martin. Dahil siya, hindi na kailangan ng pera para magustuhan siya at mahalin. Hindi tulad mo. Kung wala kang pera, tatanda ka na lang na mag-isa dahil walang matinong babae na magmamahal sa'yo. Sumusobra ka ng hayop ka ha? Walang niya ka talaga! Umalis ka na! Hayop!
Talagang aalis ako. Pero hindi ka pabayad sa lahat. Babalik ako rito para maningil. At wala ka nang magagawa. Sabi na umalis ka na! Umalis ka na habang nakakapagtimpi pa ako sa'yo! Babalik ako! Tandaan mo, Maricel, sa laki na nang naibigay ko sa'yo, pagmamay-ari ko na ang katawan mo! Papadudot, labis kong pinagsisihan ang ginawa kong pagpapakababa ng pagkatao kay Fernan nang dahil sa pera. Marahil kung may mas mabilis lang na paraan noon para makakuha ko ng perang para sa pampaospital ng asawa ko ay ginawa ko na, papadudot. Batid ko na maraming mga kabarangay ang maiinis sa akin dahil sa mga sinasabi kong ito. Pero kahit ako ay hindi lamang inis kundi galit ang nararamdaman ko sa sarili ko ng panahong yon. Sinubukan ko makipag-ayo sa aking ina at humingi ng payo sa kanya kung ano ang dapat kong gawin kahit na alam kong imposible ng matakasan ang nagawa kong pagkakasala hanggang sa panahong yon ay umiiral kasi ang pagiging mahina ng loob ko. Sa kabila ng naging pagtatalo namin ni Fernan at palitan ng mga masasakit na salita ay pumupunta pa rin siya sa bahay ngunit tuwing gabi na lamang. Katwiran niya ay kasama pa rin yon sa mga naibigay niyang pera. Papadudot, may isang gabi na naabutan kami ni nanay sa kusina. Sakto pa noon na may ginagawa si Fernan sa akin. Galit na galit si nanay at agad na pinalaya si Fernan. Binantaan niya ito para tuluyan na akong tigilan. Sinabi naman ni Fernan na babawiin niya ang perang ibinigay niya sa akin pero silang dalawa na ni nanay ang nag-usap tungkol doon. Lumipas nga, papadudot, ang mga araw at hindi na nagpakita sa akin si Fernan. Tila nabunuta naman ako ng tinik dahil ni sa panaginip, papadudot, ay hindi ko gugustuhin pang makita siya. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Mahigit isang buwan ding nagpapagamot si Martin, papadudot, bago siya nakauwi sa amin upang doon na lamang lubusang magpagaling. Masaya ako sa pagbabalik niya pero hindi mawala sa akin ang takot. Sakaling malaman na niya ang tungkol sa namamagitan sa amin ni Fernan. Alam ko na hindi malamong makarating sa kanyang mga nangyari dahil kalat na ang chismis sa barangay namin. Napansin naman ni Martin ang pagbabago sa mga kinikilos ko kaya minsan ay nagtatanong siya kung meron daw ba akong problema. Pero syempre ay nanatiling tikom ang bibig ko, papadudot. Yon ay kahit inuusig na ako ng konsensya ko sa paglilihim kay Martin at sa pagpapagamit sa ibang lalaki na kumpare pa naming dalawa. Hanggang sa may nabanggit kay Martin ang panganay naming anak na madalas sa bahay si Fernan noong nasa ospital pa siya. Labis ang kaba ko noon dahil akala ko ay mabibisto na niya ako. Gayon pa man ay pinili ko pa rin magsinungaling sa kanya at pilit kong itinago ang katotohanan. Ngunit ika nga ay walang lihim ang hindi nabubunyag. Dumating na nga ang kinakatakutan ko, papadudot. May isang kapitbahay kasi kami na nagkwento kay Martin at ikinuwento nito ang tungkol sa namamagitan sa amin ni Fernan. Pag-uwi niya ng bahay ay galit na galit niya akong pinapaamin. Marcel, ano nangyayari? Bakit ka nagsusuka? Hindi ko alam. May nakain yata ako. May nakain? O baka naman ikaw nagpakain? Ano bang pinagsasasabi mo dyan, Martin? Masama ang pakiramdam ko. Nahihilo ako tsaka... Nahihilo at nagsusuka? Eh baka naman buntis ka. Ano? Nagbunga na ba? Martin... Bakit? Akala mo ba hindi ko malalaman? May nakapagsabi sa akin, Maricel. Mas naniniwala ka pa ba sa kanila kaysa sa akin? Pali mo ba kung sinisiraan lang nila ako? Ano ba naman, Maricel? Hindi ka pa rin ba aamin?
Kalat na dito sa atin ang ginagawa niyong kababuhay ni Fernan habang nandun ako sa ospital. Hindi totoo yan. Sinisiraan lang nila ako. Yung pagpunta rito ni Fernan, walang ibig sabihin yun. Nagmamalasakit lang yung tao. Tapos yung mga kapitbahay naman natin, masyadong malisyoso at malisyosa. Halos araw-araw nandito si Fernan tapos nagmamalasakit lang? Ayop na malasakit yan. Inaabot hanggang kinabukasan? Ano, Maricel? Masarap ba magmalasakit si Fernan? Damang-dama mo ba? Kita mo na? Hindi ka mapagsalita ngayon. Totoo, di ba? Hindi ko yung ginusto, Martin. Sa tingin mo ba masaya ako habang ginagawa niya mga bagay na ikaw lang ang binigyan ko ng pahintulot na gumawa sa akin? Tiring-tiri ako sa sarili ko at naliliit ako dahil hindi ko akalaing papatusin ko ang alok niya. Pero pinatos mo pa rin. Nagpagamit ka pa rin sa kanya. Baboy kayo! Ang sakit mo naman magsalita. Sige, mali nga yung ginawa ko, pero ginawa ko lang yan para sa'yo at sa mga anak natin. Sa tingin mo may mautangan ako ng ganong kalaki? Wala magtitiwala sa akin dahil mukha ako mas mahirap pa sa daga. Wala na tayong kapera-pera at wala na rin tayong ibang aasahan. Anong gusto mong tubuhin ngayon? Na dapat pa ako magpasalamat? Dahil nagpakalipin ka sa kama kasama ang Fernan na yon? Wala nga akong nakitang pagsisisi sa'yo nung unang dating ko rito eh. Kung talaga nagsisisi ka, sana sinabi mo na lang kagad ang totoo. At hindi mo na ako pinabukang taa. Nakaagago eh! Martin! Tama na! Tumigil ka na! Huwag magsipain yung upuan! Kasalanan mo lahat to! Kung hindi ka lumandi kay Fernan, hindi ito mangyayari! Sinabi ko naman sa'yo, di ba? Hindi ko ginusto yun! At wala rin kaming relasyon ni Fernan! Ah, ganun! Wala nga ba talaga? Kilala ko ang lalaking yun, Maricel. Umamin ka nga! Ilang beses na may nangyari sa inyo ni Fernan? Lima? O baka higit pa? Hindi ka na nahiya sa mga anak natin? Ang babata pa nila, pero nakikita nila dito na kinakalantari ka na ibang lalaki. Hindi ko hinayaan makita ng mga bata yon. At ano? Dapat ko pa ikatuwa na hindi mo naman pala pinapakita sa kanila ang kababuyan nyo? Hindi yun ang ibig kong sabihin. Pero wala eh. Kahit naman yata anong sabihin ko, baliwala rin sa'yo. Unawain mo rin naman ako. Masisisi mo ba ako, Maricel? Ni hindi ko nga kayang isipin na may nangyayari sa inyo ni Fernan sa bawat gabi na nangungulila ako sa inyong mag-iina. Sige nga! Kung hindi ko ginawa yon, sino bang tutulong sa atin? Lahat ang nilapitan ko. Halos magmakaawa na rin ako sa mga kapatid mo pero wala ni isa sa kanila nagpaabot ng tulong. Sobrang hirap, Martin! Huwag mo nang ipilit na tama ang ginawa mo! Malandi ka! Isipin mo na ang gusto mong isipin, pero mas gugustuhin ko pa magpagamit sa iba kaysa mamatay sa gutom ang mga anak natin. Pambihira ka naman, Maricel. Alam ko na ginawa mo lang yun para sa akin, pero mas gugustuhin ko pa maghirap kaysa gawin ka kasangkapan ng ibang tao para sa makamundong pagnanasa. Yun ang hindi ko matatanggap. Maniwala ka, Martin! Hindi ko ginusto yun! Naging desperado lang talaga ako dahil agarang operasyon ang kailangan mo noon. Ganon kita kamahal. Pinagaling nga ako ng perang galing kay Fernan. Pero alam mo, itong puso ko naman ang binigyan mo ng sakit. Umalis ka na rito. Ayoko na makita ang pagmumukha mo. Huwag, Martin. Huwag mo namang gawin sa akin to. Yung mga anak natin, paano sila? Kailangan nila ako. Pakiusap, huwag mo namang paabutin sa ganito. Buo na ang desisyon ko, Maricel. Lumayas ka sa pamamahay ko! Isasama ko ang mga bata! Wala kang isasama ni isa sa kanila! Napapaliw ka na ba? Kailangan ako ng bunso natin. Kung paalisin mo ako rito, isasama ko siya. Hindi ko hayaang mapabayaan ang bunso natin ang dahil siya sa galit mo! Labas! Lumayas ka at huwag na huwag kang babalik pa rito! Oy! Teka, ano ba nangyayari dito? Bakit hindi mo tanungin yung malandi mong anak? Ha! Teka! Siguradong alam mo na ang tungkol doon. Baka nga ikaw pa mismo nagtulak sa anak mo na landiin si Fernan dahil alam ko hindi mo ako gusto para sa kanya! Itatanga-tanga ka pala eh! Anong akala mo sa akin, bugaw? Hoy Martin ha, baka nakakalimutan mo. Kung hindi dahil sa anak ko, baka pinaglalamayan ka na ngayon! At talagang kinukonsinti mo pa tong anak mo na tumiyaya sa iba? Yan na pala ngayon ang pamantayan ng pagiging ulirang ina? Tama na! Pakiusap! Tama na! Pagsabihan mo yung ina mong mahilig ba isaw-saw? Bungangera lang pero wala namang ibubuga. Kala mo kung sino mabuting ina?
Huwag mong questionin ang pagiging ina ko! Pwisit ka! Umalis na kayo! Magsama kayo mag-ina! Mga salot! Nay! Huwag niyo na upatulan! Sige na! Umalis na lang tayo rito! Pinagtitingin na tayo ng mga tao! Papa Dudu, tila pinagsakloban ako ng langit at lupa nang palayasin ako ni Martin. Naisama ko naman noon ang bunso naming anak. Dahil naisip din ni Martin na hindi niya kakayanin ang pag-aalaga sa bunso namin. Lalo't nagpapagaling pa siya. Ang dalawang anak namin ay naiwan sa kanya. Pansamantala kong nakituloy sa mga magulang ko habang naghahanap ng mapapasukang trabaho. Dahil napatawad na ako ni nanay at likas namang maunawain si tatay, ay walang naging problema ang pagtuloy ko sa kanila. Si nanay na rin ang tumulong noon sa akin sa paghahanap ng trabaho sa bayan dahil may mga kakilala naman siyang naghahanap ng tindera sa palengke. Tungkol naman kay Fernan ay wala na akong naging balita pa sa kanya at hindi ko na rin gugustuhin pang malaman ang kahit na ano tungkol sa lalaking yon. Pero nakarating pa rin sa akin ang balibalitang lumipat na raw ito ng tirahan. Makalipas ang ilang linggo, Papa Dudut, ay dumating ang isa na namang pagsubok sa akin. Ilang araw na rin kasi ako noon na nakikitaan ang mga sintomas ng pagbubuntis. Tutulman ako sa ideyang iyon dahil alam ko kung sino ang posibleng ama ng dinadala ko. Sakaling buntis nga talaga ako ay minabuti ko pa rin magpatingin sa doktor. Hanggang sa nakumpirma ko nga ang aking pagbubuntis. Pero dahil sa stress at pagod sa pagtatrabaho ay nakunan ako. Nakarating sa bunsong anak ni Martin sa unang asawa ang mga nangyari. At hindi ko lubos akalain na eto pa mismo ang kukumbinsi kay Martin na makipagbalikan sa akin. Ipinaunawa nito kay Martin ang naging sitwasyon ko noon at lahat ng hirap na dinanas ko bago magkaroon ng perang maipapadala para sa pampa-ospital niya. Kaya naman nagulat na lamang ako nang may biglang dumating sa bahay ng mga magulang ko. Nay, may inaasahan ba kayong bisita ngayon? Ginabi na yata. Ha? Eh, sino namang magiging bisita ko ng ganitong oras? Eh, sige, pagbuksan mo na at baka may bibili lang ng kalakal. Sandali lang ho! Pakitignan na lang po itong nire-repack ko maninay. Baka kasi gapangan ng ipis. Ako nang bahala riyan. Sino yan? Martin? Maricel, pwede ba tayo mag-usap? Mag-usap? Tungkol saan? Tungkol sa ating dalawa. Sa pamilya natin. Kung okay lang sana. Sino bang nariyan, Maricel? Magandang gabi ho, Nay Lucia. Ay, anak ng teteng, oo. Anong ginagawa ng walang hiyang yan dito? Paalisin mo yan, Maricel, ha? Naaalibadbaran ako sa pagmumukha niyan. Mas gugustuhin ko pang aswang ang dumalaw ngayong gabi kaysa sa matandang yan. Grabe naman ho kayo. Gusto ko lang makausap si Maricel para humingi ng tawad sa kanya. Aba, bakit? Sigurado ka bang patatawarin ka ng anak ko? Nako ha, Maricel, sinasabi ko na sa'yo. Tigilan mo ang kagagahan mo. Huwag mong kalilimutan ang mas masakit na salitang binitiwan niyan sa'yo. Lahat ng pangiinsulto. Kaya nga ho nandito ako. Pinagsisisihan ko na lahat ng mga nasabi ko. Maricel, sige na o. Mag-usap tayo. Isa pa eh, hinahanap ka na rin ng mga anak natin. Namimiss na nila ang nanay nila. At talagang ginamit mo pa ang mga bata, ano? Nay, tama na ho. Hayaan nyo na muna ako makipag-usap sa kanya. Malaki rin ang naging kasalanan ko, diba? Kaya sige na ho. Ibigay nyo na to sa akin. Ay! O siya, sige. Kung dyan ka magiging masaya. Sana lang eh. Hindi mo pagsisihan kung ano man ang magiging desisyon mo. Salamat ho, Nay Lucia. Nailabas lang ho kami. Bahala kayo!
Sa labas na lang tayo mag-usap. Natutulog na kasi si Bunso sa sala. Sige, wala namang problema sa akin kahit saan. Salamat kasi naiintindihan mo na rin lahat ng ginawa ko. Hindi ko naman talaga gagawin yon kung di lang tayo kapos sa pera. Hindi mo na kailangan pang ulitin ang paghingi mo ng tawad sa akin, Maricel. Sapat na yung mga sinabi mo nung huli tayo nag-usap. Ibig bang sabihin? Oo, Maricel. Napatawad na kita. At kung pupwede sana, bumalik ka na ulit sa bahay. Pwede pa ba? Oo naman. Sino ba naman ako para tumanggi? Walang gabi na hindi ko ipinagdarasal na mapatawad mo na ako at bumalik na sa dati ang samahan nating dalawa. Yung magiging buo ulit ang pamilya natin. Hindi mo na kailangan ipagdasal yun ngayon. Nandito na ako. Kukunin na kita, talagaan ulit gaya ng dati. Talaga? Hindi ka na ba talaga galit sa akin? Hindi ka nandidiri? Tungkol dyan, pasensya ka na sa lahat ng nasabi ko. Alam kong nasaktan kita ng sobra kaya pinagsisisihan ko yun. Tinatanggap ko naman ang paghingi mo ng tawad. Mahal na mahal kita, Maricel. Mahal na mahal din kita, Martin. Salamat sa pagtanggap mo ulit sa akin. Pangako, hinding-hindi na yun mauulit. Ikaw at ikaw na lang ang magiging lalaki sa buhay ko. Siya nga pala, may trabaho na ako ulit. At nakapag-ipon-ipon din ng konti. Sisipagan ko pa para lumaki ang iniipon kong pera para sa kasal nating dalawa. Talaga? Naku, ikaw talaga? Masyado mo naman agad akong pinasasaya. Yun ay dahil karapat-dapat ka lang na pakasalan. Kaya, paano ba yan? Wala nang ibang pwedeng umangkin sa'yo. Ako lang. Tagumpay akong nakabalik sa bahay ni Martin kasama ang bunso naming anak. Napakasaya ng mga anak namin nang muling mabuo ang pamilya namin. Maging ako ay walang pagsidla ng saya dahil sa muling pagtanggap sa akin ni Martin. Ipinakita niya rin ang pagbabago niya sa ikalawang pagkakataon na nagkasama kami sa iisang bubong. Hindi na siya yung dating Martin na mapanakit at lasenggo. Nang magkaroon ng magandang trabaho na inalok sa kanya sa ibang lugar ay tinanggap na niya nang walang pag-aalinlangan. Pumayag naman ang mga anak niya sa unang asawa na ibenta na lamang ang bahay na dati naming tinitirhan bilang tulong na rin sa amin. Si Fernan naman, ang huling balita ko ay nagkaroon daw ng AIDS dahil sa iba't ibang babae na nakakasiping nito. May usap-usapan pa na nagtago na raw ito dahil sa kahihiyan. Sa ngayon, Papa Dudut, ay nakapagpagawa na kami ng bagong bahay at nakapagsimula na rin ang isang maliit na negosyo. Ikinasal na rin kami ni Martin at nadagdagan pa ng isang anak na babae. Palagi rin kaming nakasubaybay sa inyong programa na naging libangan na naming mag-iina, lalong-lalo na naming mag-asawa. Maraming salamat po sa pagbabahagi ninyo sa aking kwento. At ganoon din po sa lahat ng mga kabarangay na nakikinig ngayon. Taos pusong pasasalamat din po sa Barangay LS sa pagbibigay ng pagkakataon sa amin na maitampok ang aming kwento sa Barangay Love Stories. God bless po, Papa Dudut! Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Maricel. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via livestream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1.